likas na sa ating mga Pilipino ang hilig sa musika, at sobrang dami na nga sa atin sa Pilipinas ang magagaling talaga pagdating sa pagkanta at pagtugtog ng mga musika. Pero minsan talaga sa sobrang dami ang hirap na maging isang career ang pagiging isang musikero. At dito sa Singapore may nakilala tayo na isang kababayan natin, Papo Igorot, na nakikipagsapalaran dito bilang isang musikero. Kilalanin natin siya. Ako nga pala si Vlad, isang musikero dito sa Singapore. Galing po akong Baguio City. I was born and raised from Baguio, pero ang origin ko is from Mountain Province. And then, if I remember it right, I started playing 3 years ago. Parang after the COVID-19, after the pandemic, I decided to play music. Dahil bago ako mag-transition sa music, I was a radio DJ before sa Baguio. And parang sabi ko sa sarili ko na medyo nakakasawa na rin yung ganitong routine as a DJ, voice jockey. And I wanted to explore more sa mga pwede ko pang gawin. That's when I discovered na may interest pala ako sa music. And then I tried. Nagsimula tayo sa Baguio hanggang mag-transition papuntang Tagaytay. And then, after a few years, around 3 years bilang musikero, naabot ko na rin yung one of my dreams na makatugtog overseas and to have international bookings. And ma-explore na rin yung ibang bansa bukod sa Pilipinas. Kaya ako nandito sa Singapore ngayon. Namin dito sa Singapore, hindi ko talaga alam kung anong i-expect. Kasi first time kong bumiyahe outside the Philippines. And then, hindi ko rin alam kung anong magiging takbo ng trabaho namin dito dahil sobrang laking adjustment ng environment. Tsaka, alam mo yun, yung hindi mo alam kung paano timplahin yung mga tao. As a musician kasi importanteng alam mo kung paano kumontrol ng crowd, which is medyo na-master ko na way back nung nasa Pinas ako. Pero nung dito na ako sa Singapore, nakakagulat din. Kada tugtog, kada gabi, kada labas, iba-ibang tao yung nakikita mo. Kasi Singapore is one of the most diverse country in terms of yung mga taong nandito. Sobrang daming ibang lahi na gabi-gabi naming makakasalamuha. And then, hindi ko alam kung paano i-handle yun. Kaya, hanggang ngayon, parang inaaral ko pa rin yung kung paano i-handle ang iba't ibang lahi. Because I've been here in Singapore for 6 months. Magsi-6 months na. And actually, for entertainers, mga singers, musicians, we are only allowed to stay here for 6 months. And then after ng 6 months na yun, kailangan namin maghintay ng 1 year before we can come back. So far, so good. Lahat naman ng na-experience ko dito sa Singapore, parang masasabi ko na sa sarili kong unti-unti nang nakukumpleto yung pagiging musikero ko. Siguro masasabi kong pinagkaiba ng tugtugan or music scene or music experience as a musician dito sa Singapore kumpara sa Pilipinas. Unang-una yung sahod. Sobrang laki ng diferensya. Alam nyo naman sa Pilipinas, nasa minimum wage pa rin tayo, which is sobrang, hindi naman sobra, pero mababa talaga. Aminin natin at hindi. And pagdating sa pagiging musikero, ganun din. Pag nasa Pilipinas ka, parang hindi mo kayang bumuhay ng pamilya. In general, ha. Hindi ko sinasabing lahat ng musikero sa Pilipinas, ganun yung kinikita. Pero sa mga regular na tumutugtog sa mga bar, hindi ganun kalakihan.
pero sapat na para mabuhay, sapat na para buhayin mo yung sarili mo, kumbaga. Pero dito sa Singapore kasi, pagkarating mo dito, ang sasahurin mo here in Singapore compared sa sinasahod mo sa Pilipinas, parang triple, doble o triple. Kaya sobrang laking pinagkaiba. Kasi yung trinabaho mo ng isang buwan dito, o yung kinita mo ng isang buwan dito, kailangan pang kitain sa Pinas ng tatlong beses. Pagdating ko dito sa Singapore, hindi ko alam na ganun pala karami yung mga Pinoy. O halos lahat na nga ng mga musician dito eh Pinoy. Mas gusto nilang mag-hire ng musician galing Pinas kaysa mag-hire ng local band. Kaya isa rin yun sa naging problema, hindi naman problema siguro, pero nagiging reklamo ng mga local musicians dito sa Singapore, dahil parang sinasabi pa nga nila, uy, nagawan nyo kami ng trabaho ah. Pero ganun talaga eh, di ko alam kung kailan nagsimula o paano nagsimula, pero karamihan ng mga bar or restaurant, lahat ng mga establishment na may live music, karamihan ng tumutugtog eh mga Pinoy. Kaya pagkarating namin dito, hindi din naging ganun kahirap yung adjustment para makipagkilala sa mga, or makibanding, makijamming sa mga co-musicians. Kasi kahit sa ang sulok ng Singapore kami mapunta, may Pinoy na musikero na kapatid namin sa industriya. Pinagkaiba naman ang lifestyle ko as a musician. This is my own experience. Eh, pagdating dito, compared sa Pinas, halos ganun na ganun pa rin. Kasi kung anong ginagawa ko doon bilang part ng pagiging musikero, ganun din yung ginagawa ko dito. Kailangan mong makisama sa mga customer, kailangan mong pumiar. So, alam mo yun, sa pagiging musikero namin, nightlife halos araw-araw. Alam mo yung kada gabi, kailangan mong mag-effort para, alam mo yung kawawa ang atay, sabi nga nila. Isang term din sa pagiging musikero na kapag naging musikero ka, ihanda mo na yung atay mo. Kasi hindi talaga may iiwasan yung ganitong lifestyle. Lalong-lalo na nasa bar circuit tayo, nasa restaurant circuit, kahit saan ka pa man mapunta. Hindi, alam mo yun, hindi na matatanggal sa buhay ng pagiging musikero ang nightlife. So, from the Philippines to Singapore, walang pinagkaiba. Mas mahal lang yung alak na iniinom ko dito. And ang dami ding nagtatanong sa akin na kapwa musikero and mga ibang tao na rin sa social media, mga kakilala, paano man nakuha yung booking abroad. So, sa personal experience ko kasi, bumuo kami ng grupo ng mga kasama ko para bumiyahe, or specifically para mag-abroad. And then, nung buo na namin yung grupo, nung sure na kaming naging kamado na yung tugtugan namin, nakapagpondo na kami ng mga kanta, sinubukan naming mag-audition. And then, nung nakapag-audition kami, ang kailangan natin dito eh, magandang agent o matatag na agent. So, sa mga nagbabalak mag-abroad, you have to make sure na yung agent kung kanino kayo magkukumit, eh, kaya kayong panindigan. So far, nung naman napasukan naming agency, eh, nabigyan na agad kami ng booking here abroad, kaya parang ganun lang yung magiging process sa mga gustong mag-try. Bumuo kayo ng grupo, maghanap kayo ng audition. Usually online, ang daming nag-post ngayon ng mga booking abroad, ang daming naghahanap ng mga musicians. So, you just have to gain connections din. You have to gain more information. Magtanong kayo sa mga kakilala ninyo, mag-research. And then, once you have the chance to grab an audition, yun, galingan nyo lang sa audition, pakita nyo yung usual na ginagawa ninyo as a grupo. And then, make sure na yung agency na papasukan nyo, or kung may direct client man dun sa audition na kukunin kayo mismo, better kung meron kayong
direct client na kukunin mismo kayo, it's okay. Pero karamihan kasi dito sa mga biyaheng abroad, eh, meron tayong agency. So sila yung magpa-process ng lahat ng papeles ninyo, sila yung kukontakt dun sa employer. Kumbaga, sila yung magiging pinaka-middleman between you and yung employer mo dito sa abroad. So that's pretty much it. Parang ikaw as a musician, employer na mag-hire kung anong, kung saan ang bansa man yan, and then the agent as a middleman. At this point sa career ko, hindi ko masasabing successful pa kasi sobrang layo ko pa dun sa, or sobrang layo ko pa dun sa gusto kong marating. Pero kung iisipin ko, ang layo ko na rin sa dating ako. Alam mo yun, malayo pa, pero malayo na. I'm just starting. Kakasimula ko pa lang sa karera. Kakasimula ko pa lang sa takbo ng buhay musikero. I've been here for only just 3 years, which is sobrang, kumbaga, pwede po, mo pang sabihin na baguhan pa sa industriya. Pero as of the moment, kung titigil ako or kung mag-decide akong tumigil sa point ng career ko ngayon, I can say na hindi ako satisfied, pero at least masasabi kong na-enjoy ko yung takbo ng buhay musikero.